nga, no? Ano daw yung hindi talaga makapaniwala? Pinira naman. Alam mo, yung mga sasabi mo, masabi kaya nga ayaw. Ay, Sanjay. Siya nga pala, Sunshine. Meron akong invitation galing kay Chin. Meron din ako niyan. Pupunta ka rin ba? Mm. Alam mo, saya ko nang matanggap ko itong invitation. Kasi first time ko makakaattend ng birthday party. Ang kaso, hindi ko naman alam kung anong dapat isuot pagdating sa mga ganong klaseng party. Habang papalapit ang birthday niya, hindi ko maiwasang malungkot. Bakit naman? Hindi naman ako makakapasok sa school na to kung hindi ako scholar. Kita mo nga, hindi ko alam ang dapat kong isuot sa birthday party. Aaminin ko sa'yo, Shansai. Minsan, kailangan mo rin lokohin ang sarili mo. Mahirap ako, pero mataas ang pangarap. Regaluhan ako? Akala niya patatawarin ko siya. Ano akala niya sa akin, baliw? Hindi ko ito kailangan! Hindi niya ito masusuot kapag sinoli ko. Bibigay ko na lang kay Mijen. May susuot na siya. Sigurado ka ba? Ginawa talaga yun sa'yo? Ang sama talaga ng ugali niya, no? Mm. Kaya nga ba, wala akong ibang pinagsabihan. Ikaw lang ang pinagsabihan ko. Pero bakit? Bakit nagawa ni Doming si sa'yo ang ganong bagay? Tapos binigyan ka niya ng regalo? Baka gustong humingi ng sorry. Ang gulo-gulo naman niya. Tama ka. Kahit nga ako naguguluhan din sa kanya. Noong umaga, inasal niya ako tulad ng lagi niyang ginagawa. Pagkatapos, hindi mo na ako! Para nakuha mo na! Utang na lang, Damis! Para nakuha mo na! Hindi mo ako, Damis! Para nakuha mo na! Damis! Anong nangyari? Anong ginawa ni Damis sa'yo? Wala. Hindi ko nga maintindihan kung ano talagang gusto niyang mangyari. Sigurado ka ba? Oo nga. Ang totoo niyan, pagkatapos niyang ibigay itong regalo, hindi siya nagpakita sa akin. Kahit nga sa school, hindi ko na siya nakikita. Xiaoyu, pwede mo ba akong samahan sa party na yan? Invitation? Kanino galing? Teka, sa birthday ni Teng Tang Chin, invited ka? Hmm. Sa totoo lang, wala akong balak pumunta. Kaya lang kasi ang bait-bait niya sa akin at hindi ko magawang tumanggi. Sige na naman, sumama ka na. Pupunta din sila Li Jian at Xing He. Sinong Xing He? Hindi mo ba siya kilala? Hindi ko pa pala sa'yo nabanggit. Classmate ko si Xing He nung elementary. Maalalahanin at mabait yun. Nag-aaral siya ngayon sa Yingte. Hmm, alam mo, sa tingin ko magkakasundo kayong dalawa. Sige na, sumama ka na sa party. Sige na, Xiaoyu. O, sige na nga. Pero sandali lang. Anong isusuot natin? Ibibigay mo pa rin ba kay Li Jian ang damit na yan? Yung isusuot ko nga, hindi ko pa alam. Wala kasi ako maisip. Knock-knock! Xiaoyu, etong prutas, kumain ka muna. Teka, ano ba yung tinatago mo? Wala, ma, ano ba? Birthday card lang yan. Birthday card? Pag-birthday, nakalagay, happy birthday! Pero isang salita lang ang nakasulat. Invitation! Invitation card ito! Invitation card nga! Kung ganun, inimbitahan siya ni Daoming sa kanyang birthday. Diba? Nakakatuwa naman. Teka, sandali, babasahin ko muna. Ito na ang katuparan ng ating mga pangarap. Teng Tang Chin.
Teng Tang Chin? Yan ba yung may-ari ng Teng Company? May walong iba't ibang stocks ang kumpanyang yun. Alam nyo bang mula sa bakal hanggang sa biochemical ang ginagawa ng kumpanyang yan at talaga napakarami nilang investment! Wow! Ang galing-galing naman po ninyo! Pinabilib nyo naman ako para kayong stock analyzer sa TV! Ay, nako, Xiaoyu, tama ka! Yun ang pangarap ko nung bata pa ako, hindi nga lang nangyari! Alam mo, anak, kailangan mo matin sa party na ito. Ano bang pumipigil sa'yong pumunta? Wala ka na naman ba sa isip mo? Siguro, di ba kaming mayamang lalaki sa party na yun? Kung hindi man si Dao Ming Se, ibang mayamang lalaki, mamimili ka sa kanila, pumunta kayo doon at hayaan ninyong palibutan kayo ng mayayaman! Tumihin mo kayo sa inyong kalukohan! Kaya lang hindi po alam ni Shan Chai ang isusot niya doon. Bakit mo sinabi kay Mama? Tumigil ka! Xiaoyu, ayos ka lang ba? Yun lang ba? Yun lang bang damit ang pinaproblema ninyo sa party? Ay, ako na ang bahala sa problema nyo! Naaalala ko nung kabataan ko? Hindi ninyo na itatanong sa akin? Ako yata ay naging Miss Gungwan sa Shinju. Talaga? Day ka pa pala ng mama mo? Hindi ka nga dyan. Bibihin sa niya tayo na parang mga manang. Naku! Hindi kayo magmumukha mga manang! Eh, pinapangako ko sa inyo. Kayo magiging pinakamaganda sa party na yon. Magmumukha kayo mga diwata!